Sa susunod na linggo na mag-uusap sina Pangulong Rodrigo Duterte at CBCP President Archbishop Romulo Valles ang Special Assistant to the President Bongo. Nung isang linggo na kay pagpulong na si Presidential Spokesman Harry Roque kay People Nuncio Gabriel Giordano Caccia. Pero sa kabila ng tila pakikipag-ugnayan ng gobyerno sa simbahan kasunod ng kontrobersyal na pahayag ng Pangulo tungkol sa Diyos, may patutsada si Roque sa ilang taga-simbahan. Marami po talaga sa simbahan hindi matanggap na yung kanilang kandidato talunan. So talagang sa kanila, kahit ano pang mangyari, baka marami nga sa kanila hindi nila tatanggapin si Presidente. Kaya nga, hindi malayo na magkaisa yung ilan sa kanila dyan sa CPP-NPA na patalsikin si Presidente Duterte. Pero yan po'y panaginip. Hindi tinukoy ni Roque ang tinutukoy niyang kandidato. Pinabulaanan naman ni Manila Auxiliary Bishop Broderick Pabilio ang sinabing ito ni Secretary Roque. Hamon niya dito pangalanan ang mga paring nasa likod ng sinasabing pagpapatasik kay Pangulong Duterte. Sabi ni Bishop Pabilio, tila nawiwili ang gobyerno na mag-akusa nang wala namang basihan katulad ng mga drug matrix. Yan ay mga bahagi rin ng kanilang insecurity na nabibintang na naman. Nawala namang sinasabi, ganun din niya sinasabi na ito, may listahan kami ng mga drug addicts, mga drug lords, tapos wala namang sinasabi. Wala raw silang minanok sa eleksyon at bakit daw eleksyon pa rin ang pinag-uusapan ngayon, dalawang taon na nakaupo sa pwesto ang Pangulo. Hindi naman gawain ng simbahan na mag-oust. Ang gawain ng simbahan ay maging maayos ang governance. Kung mayroon man nakikipag-usap sa mga tao, kung mayroon man nag-meeting, kung mayroon na nagsasalita laban sa kanya, yan ba'y ousting na yan? Kaya ganun nga sabi natin ang problema ng mga insecure. Lahat na nakikita nila ay multo. Nitong Sabado, sa isang pahayag, sinabi ng Communist Party of the Philippines na mataas daw ang posibilidad na hindi matatapos ng Pangulong kanyang 6 na taong termino at mapapatasik ito sa pwesto. Sa isang pahayag naman, sinabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na napag-alaman nila noong 2016, mayroon ng 3-year plan ng CPP-NDF para isulong ang kilusang revolusyonaryo at kasama dito ang pagpapatasik kay Duterte kung di ito papayag sa isang coalition government. Dagdag ni Lonesana, noon daw May 2017, inilunsad ng CPP-NPA-NDF ang Oust Duterte Movement na mangyayari sa October 2018. Kaya malinaw daw na hindi sinsero ang CPP-NPA-NDF kaya ire-recommenda daw ni Lonesana na putuli na ang usapang pangkapayapaan sa kanila. Joseph Morong, GMA News.